morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, iba na naman ang isi-share ko sa inyo because yung lumabas ako, isa malakas yung ulan, tapos malapot yung lupa, so hindi ako makapagtrabaho ng aking bonsai. So for today, ang isi-share ko sa inyo regarding itong, because I'm teaching archery for long time ago, kung matagal na ang panahon, tapos huminto na ako sa pagtuturo ng archery kasi hindi siguro yung para sa akin. Pero anyway, may natulungan din ako ng mga kaunti na mga archers na nagkaroon naman din sila ng mga medal. So ang isi-share ko sa inyo is regarding the safety of your equipment. So dito sa aming equipment, yes, so ever since nabili namin ito na equipment, we did not experience any damage or yung nabali. For the reason is yung dapat na gawin. So this equipment, yung pagbili nyo, para ito sa mga baguhan palang nag-coach. So pagbili ninyo ng equipment, kailangan kukunan muna ninyo yung archer niyo ng kanyang height. Tapos not only the height, important din yung draw length niya. So measurein mo lang without the bow. Tapos tignan nyo, tapos nandun sa charts yun kung anong dapat na taas o haba or the length of your bow na bagay sa kanya. Kasi yun din ang dahilan na either hindi mag-perform yung pana ng tama or masisira yung pana. Kasi pag halimbawa, this equipment is the last is maximum draw length dito is or 29 inches yung last dito. So, nandun yun sa manual. So, kailangan tingnan nyo sa manual kung anong last. Because this is 66 inches length ng pana, yung haba. It is 66 inches. Then, ang draw length dito na last niya na draw length is 29 inches. Pero pwede pa na yung pahabaan kung gusto mo. Kaya lang, there's a tendency is parang may red light na yun. There's a tendency pag laging ginaganyan, like example is this equipment is intended for the draw length of around 27-26. Then I am having a draw length of 29 inches. So pag lagi ko itong ginagamit, there's a tendency na mabali ito. So that's very important for the archers. At saka yung performance niya dahil maiksi ang bow, tapos ang haba ng hatak ko, is this a tendency na yung starting niya pag cast ng pana is grabe ang erratic. Even though na-tune siya, kasi parang mabigla. So, for me, being a 5'7 height, ang bagay sa akin is 68 inches yung haba ng bow. Makikita niyo yung bow. Paghawakan ko ito, idap ako sa yuta, sa ground. Yan. So, sobrang maba ang bow. So, this is 66 inches. So, additional, what we call is 2 inches will come into 68. So, paganyan. So, yun ang tama na sukat sa akin. So, itong video na ginagawa ko, just sharing for the safety of your equipment, lalo na sa mga pots ng baguhan, for your archer. And important, there is laging chinecheck nyo yung string kasi pag may gaspang na masira, may kaunti ng mga gas-gas, then you have already reached about like example 3,000 or 4,000 shot, kailangan palitan na yan kasi din yun ang cost. Kasi pag maputulan ito ng string, there's a tendency na magkaroon ng crack. Then never do a dry fire with used equipment kasi pag ma-dry fire nyo ito, ang mangyayari din magsisimula yung sera. Then iwasan din yung pagpapahiram ng equipment kung hindi ninyo kabisado yung naghihiram sa inyo ng equipment. Because there's a tendency na hindi nila gamitin yan sa mabuting careful use of the equipment. So it might also damage yung pagsuli niya sa inyo is may kaunti ng crack kung saan-saan, then magdi-develop ng hanggang sa masira yung equipment. So ang concern ko lang dito sa video na ito na kaya pinashare ko sa inyo, paano alagaan yung pana ninyo na hindi masira. So, doon din sa charts din yun, masi-search ninyo regarding the length lang, yung haba ng pana. Then, para stable ang paglipad. Kaya, sa being a coach, yung mga player ko na naturuan ko is parang nag-ano ako ng study sa kanila before I
decide or I give them the what we call the list kung ano ang pana na bibilhin nila. So sawa ng Diyos is nagkaroon naman sila ng medal. So ayun. So that's why na-share ko naman sa inyo ito because para naman din makatulong sa iba pang baguhan na nag-archery. Kasi mostly and the dealer ever yung like online lang, hindi sila magtanong kung anong height ng bata na gumagamit, anong specification ng pana na gusto ninyo. Basta kaibigay-kaibigay na lang sila. So yun ang usa sa dahilan. So this is very important there if you choose your equipment, lalo na sa ganitong klaseng equipment. This is very expensive. So dito, this equipment is, we have here two set of this one and it cost is 150,000 pesos each. So yung isa namin is mga around 80,000 lang yun, kaya lang nagkawala-wala tayong isa. So for this morning as a short video, I just hope na I can give you some idea for the equipment. So ito lang muna ang share ko sa inyo. And I know din na konti lang manonood dito because konti din lang ang naglalaro ng archery. So yun lang ang share ko for this morning kasi habayin itong video ko na ito. So about the safety of your equipment. Then isa pa, the lastly, is very important there kasi mostly mga player is they have their own sasakyan or they have their own car. So never put your equipment inside the car nga naka-string. Although mapasok man ito sa car kasi tanggalin yung mga stabilizer, side rod, so maiwan lang ang barebow. So paglagay mo ito sa loob, sama naman, sa magmalagay mo ito sa loob ng sasakyan tapos is mainitan yung sasakyan, there's a tendency na maging mag-twist itong limbs. So it's already happened to us because we're already returning some equipment and our dealer Manila because the complaint of the parents that nag-twist yung equipment. Kaya inistudyahan namin kung anong cause because it's very impossible magka-twist ito because perfectly nagawa ito with the factory. Kaya yun na mga nag-investigate ako, natuklasan ko na lagi pala lang iniwanan yung bow nila naka-string sa loob ng sasakyan, which is parang gihalob, then it become twist. So anyway, pinalitan namin, nag-request ako sa dealer na papalitan na lang, tapos isulit na lang yung twisted na parts, the limbs. So yun, napalitan na naman. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo with some tips about the archery equipment kung paano alagaan ng maayos. So this one, after I finished this video, i-dismantle ito, lagay sa case. So again, maraming salamat. Bye-bye.